It's time for SBG, as in super Bagnern secret file. May nangyaring hindi inaasahan sa amin ng houseboy ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Cheska. At ito ang aking SPG, as in super Bagnern secret file. Sa kwentong ito, sana ay hindi ako husgahan ng bonggang-bongga ng mga makakarinig. Ako ay 36 years old, dalaga, at matagal na panahon na ang lumipas mula nung huling beses akong nadiligan at napatirik ang mata sa ibabaw ng kalangitan. Hindi ko lang talaga inaasahan na sa household helper ko pa mahahanap ang fertilizer sa petsay kong ilang taon nang nakararanas ng El Nido. Itago natin ang houseboy ko sa pangalang TJ, dahil tender, juicy ang ano niya. Etong si TJ ay hindi hamak na mas bata sa akin. May itsura naman at mukhang hindi mapapanis kapag nakipag-chuk-chak-chenes sa sino mang meron siyang initiative na maging masipag at mapamaraan. Siya yung tipong hindi mo na kailangang utusan para gawin ang trabaho. Naalala ko nga na noong nag-umpisa siyang manilbihan sa akin, pansin ko agad na maliban sa pagiging madiskarte niya, ay may tinatawag siyang charm na kayang magpalaglag ng underwear ng mga kababaihan. Kahit ako, DJ Rocky, ay hindi nakaligtas. Isang umaga, gumising akong masama ang aking pakiramdam. Kaya nag-leave muna ako sa trabaho. Si TJ naman ay tuloy-tuloy lang sa kanyang mga gawaing bahay. Nagluluto ng agahan, naglilinis ng bakuran, at nagpapakain sa mga alaga kong aso. Nung lumabas ako ng kwarto para sana mag-breakfast, nakaramdam ako ng hilo. Hihingi sana ako ng tubig kay TJ, pero pagkatapos lang ng ilang saglit, nanghina na ako at natumba. Tamang-tama lang ay nasalupa ko ni TJ. Imagine ninyo yung mga tagpo sa mga Koreano bela na may slow-mo na natutumba ang leading lady at sasaluhin siya ng kanyang leading man. Ganern na ganern ang eksena namin. Nag-alala si TJ sa akin. Sabi niya, "Madam, ayos lang ba kayo? Tara,
Dalhin muna po kita ko sa kwarto. Pahinga muna po kayo. Wala. Hilong-hilo ako noon, Rocky. Pero hindi ko makalimutan yung nginig sa boses niya na halatang concerned siya sa akin. At ayun na nga, karga-karga niya akong iniakyat pabalik sa kwarto ko. Pagpasok namin sa kwarto ko, dahan-dahan niya akong inilapag sa kama ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero sabi ko sa kanya, TJ, dito ka lang muna. Huwag mo muna akong iwan. Bahagyang dinilat ko ang mga mata ko. At nakita ko siya nga, akay-akay pa rin ako sa mga braso niya. Habang siya naman ay nakatitig sa akin, nag-aalala pa rin. Dito ay pinagmasdan ko siya. At halos gusto kong mahangisay sa kinig dahil natatalo ng kagwapuhan niya ang dignidad ko. Tinitingnan ko ang sarili ko. Nakadamit pantulog pa ako. At tiningnan ko rin siya. Pawisan ang katawan. At walang suot na pang itaas. Naka-shorts lang siya. At pansin ang hotdog niyang nakaumbok malapit sa puson ko. Naninigas na pala ang ano habang nakadapa siya sa akin. Dito ay sinaniban na ako ng espiritu ng kapusukan. Niyakap ko siya sa balikat at nilapit ang mukha niya sa dibdib ko. Hinalikan ko ang noo niya at halos tumulo ang laway ko dahil sa mabangong pawis niya na dumampi sa lips ko. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking undergarment at pinahawak ko sa kanya ang Beverly Hills sa aking katawan. Sabay halik sa mga ito na para akong nagpapaalmusal ng bagong panganak na sanggol. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nawala sa isip namin na ako ay amo niya at siya ay katulong ko. Naging pantay ang lahat sa aming dalawa. Literal na naging pantay. Lalo na nung natanggal ko na ang lahat ng mga kasuotan ko at dumapa sa akin. Hindi ko makalimutan ng halikan niya ako sa labi, sa leeg, sa tenga, sa balikat at sa aking underarm. Pakiramdam ko ay para akong pongka na binabalatan. Pero ang totoo, gusto ko ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko na rin siya pinigilang tikman ako dahil antagal ko na tong hindi nararamdaman. Nang makontento ako, ay inutusan ko siyang tanggalin ang kanyang salawal. Sinabihan ko siyang tumayo at ilagay sa likuran niya ang kanyang mga kamay. Sumunod si TJ, saka ako itinali ang mga kamay niya. Ako naman ay lumuhod sa harap niya at nagbigay pugay sa skinless longganisa. Ang laki. Sinagad ko. Sinagad ko ang pagpapahinog sa kanyang longganisa hanggang sa magmistula nitong pulang fire hydrant na aapula na nagbabagang apoy. Aaminin kong natutuwa akong ma-realize na kaya ko palang magpasuko ng mga kinakatay na manok. Pagkatapos noon, ako naman ang humingi ng kapalit. Nang utusan ko siyang lumuhod sa harapan ko, tinanggal ko ang aking salawal at inisinubsob ang kanyang pawisang ulo. At nakita ko siyang
Kinuha ang kamay niya at dumura. Wow! Unti-unting nalusaw ang ice cream kong sinisip mo. At nauwi ako sa pagsigaw ng A-E-I-O-U. Napahiga ako sa sobrang yummy. Nakalimutan kong masama pala ang aking pakiramdam. Lintik na dilayan. At sa puntong yun, ay tinanong ako ni TJ, "Madam, sasayaw na ba tayo ng lambada?" DJ Rocky, matagal na akong walang practice sa pagsayaw ng lambada. Pero nung pagmasdan ko siyang, handang-handa na akong isayaw. Nawalan na ako ng lakas para tumanggi. At ayun na, naglambada kami. Natalo ako ng rupok ko. Pagpasensyahan niyo na ako. Ayoko lang talagang maging T-Gang member habang buhay. At isinayaw na nga namin ang lambada at hanggang sa dulo. A-E-I-O-U ang yummy. Sandali kaming nagpahinga ni TJ nang matapos kami sa paglalambada. Tinanong ko siya, "TJ, masarap ba ako?" At sinagot niya ako ng, "Madam, naiiyak akong sabihin pero ang husay niyo palang mag-perform." Napangiti ako at sinabing, "Naman, huwag mo itong ipagkakalat ha, lalong-lalo na sa girlfriend mo." Sagot niya sa akin, "Opo, madam, hindi niya ito malalaman. Pero uulitin pa ba natin to?" Tanong ko sa kanya, "Gusto mo bang ulit-ulitin natin?" Bakas sa mukha niya na medyo nag-aalinlangan siya at naintindihan ko dahil may girlfriend naman siya. Binigyan ko na lang siya ng assurance na hindi na kita uli ilalagay sa alanganin, TJ. At ang huli niyang mga sinabi ay, "Madam, sa susunod, pasalihin ko na lang ang girlfriend ko para tatlo tayo." Nawindang ako nang sabihin yun ni TJ kaya't hindi ako mimi. At pasigaw kong pinalabas siya ng kwarto ko. Hindi siya kumalag. Baka alam niyang nabigla ako. At hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung kaya ko ang pakikipag tatluhan. Though hindi ko pa yan nasusubukan. Baka sakaling magkaroon kami ng sequel. Abangan niyo na lang. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagbabasa, DJ Rock. Muli, ako si Cheska. At ito, ang aking SPG, as in, super, pag-a-nern, secret, fuck.